Kaya po ba ganyan ka kasi dahil doon sa nasabi ko noong nakaraan? Sorry na po. Sorry na kasi pagod lang naman ako noon. Tsaka dami ko din pong iniisip. Galit ka po ba sa akin? Mabalit sa'yo? Hindi ako magagalit. Wala naman akong karapatan bago. So, okay ka na? Wala ka nang ginagawa. Naghintay ka na lang. Sige na. Baba ka na. Naghintay na yata sila, Kuya Rabo. Kaya po ba ganyan ka kasi dahil doon sa nasabi ko noong nakaraan? Okay na. Pasensya na muna. Kasi ewan, ayoko ba talaga sa ngayon lumabas. Ganda po ng buko mo. Ha? Buko? Hindi, wala to. Kakasal mo yata ako eh. Maganda ba? So, ba't medyo humingiti ka dyan? Bagay po sa inyo. Hmm? Bagay sa akin? Hindi ah. Sakto lang yan. Pagupit lang ako kanina. Kumusta ka naman? Hala po, sayo po. Hala, Jomar at Carla tuluyan na bang magwakas ang kanilang tambalan? At Jomar may ipinakitang bad na pisikal na kaanyuan. Hudyat kaya ito na nasaktan nga siya sa ginawa ni Carla sa kanya. Kahapon kasi ay nagkaroon na ng matinding eksena, dahil sa pinuntahan na ni Carla si Papa Jam sa tinutuluyan nito. At dito humingi ito ng sorry sa kanya, dahil nga ito sa episode 50 na binasted nga niya si Papa Jomar. Ano kaya ang nangyayari at bakit ganito na lang ang pinakitang ugali na meron si Jomar? At bakit may bad boy image ang pinakita niya? Ito ay ating ngayon gagawa ng reaction video. Pero bago ko umpisahan, ay isang mapagpalang araw mga kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at pakiusap lang po na sana patapusin niyo muna ang kabuuhan ng videong ito. Para inyong malaman ang nilalaman nito, at naway huwag kalimutang mag-like sa videong ito. At maraming salamat din po sa mga viewers at supporters na nakasuporta. At nakasubaybay sa aking YouTube channel, dito nga sa episode 51. Ay ating napapansin na tela bang parang sumuko na agad ang leading man ng jump car tambalan. Dahil nga sa pinakita nitong kakaiba sa pisikal na kanyang kaanyuan. Una narito ay ang pagpapagupit niya, at pagbabago ng poster ng kanyang mukha. Pangalawa, yung paglalagay ng maitim na cutex sa kanyang mga kuko. At paglalagay ng hikaw sa tainga nito, bilang bad boy ang kanyang imahe. Na nagawa pang kinulayan ito ng itim dot una na nga itong nakita ni Carla. At siya nga po ay na-attract sa kanyang pagpapagupit. Dahil ang sabi nga ay naging magandang lalaki si Papa Jams dito. Pero ang kapansin-pansin talaga ay ang pagiging bad boy image ni Papa Jams. Kita naman natin na kulay itim na ang kanyang kuko. At ang nilagay na hikaw sa tenga nito, pero ang pinaka nakakaiyak na eksena. Ay ang pagtanggi niya na isasama siya ni Carla sa bahay nito. Ganun pa man ay hindi talaga nangyari na sumama si Papa Jams sa kanya. Kaya naman, kahit napilitan na lang talagang kuhanin ni Carla ang cellphone ni Papa Jams para lang ito ay makumbinsi. At makasama nga sa kanya, pero nabigo talaga si Carla at talagang pinanindigan ni Papa Jams ang mga desisyon nito. Na huwag nang sumama kay Carla.
Kaya naman isang nakakaiyak para sa ating mga viewers at supporters ng Jump Car Tambalan. Hindi kasi naging maganda ang ending, at para bang tutulduka na yata ang maganda nilang alaala. At mga pangyayaring magkasama sila mula nung part 1. Bilang isang supporters ng Jump Car Tambalan, ay ito lang po ang aking nagiging opinyon dito. Na dapat bawat isa ay nagkakaintindihan, at nagkakaunawaan. Pagdating kasi dito sa mga usaping ito, ay dapat ang pag-uunawa ang nangingibabaw. Para sa ganun na hindi na po magugat sa hiwalayan o anong paman. Dahil ito lang naman po ay isang eksena at para po makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman Papa John, sana ay huwag ka munang basta-basta bumigay. At Carla, tuloy mo pa rin ang pagsuyo mo at paghingi ng pasensya kay Jomar. Para sa ganun ay magiging masaya ang lahat ng mga viewers at supporters. Dahil sayang na kasi ang mga pinagdaanan at pangyayari at napagdaanan ninyo. Mula noon hanggang ngayon, na marami pong nakasuporta at nakasubaybay sa tambalang ito, at maraming nga po ang pinaiyak dito na mga solid na nagmamahal sa Jump Car Tambalan, kayo mga Kailangap, sana magbigay kayo ng inyong komento, reaksyon at suhestyon, para ating malaman ang inyong saloobin at damdamin, at bago ko tapusin, isang mapagpalang araw mga Kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, maraming salamat po.